patuloy lang ang pagkukulay, pagbibigay ng inspirasyon, pagbibigay ng saya, kasi yun ang ibig sabihin ng tie-dye. Sharing the good vibes, peace, love and colors nga sinasabi. Ako si Japet, tie-dye addict. Taon 2011, nag-umpisa ako mag-tie-dye. Marami akong kabigo ang prosesong ginawa sa pagta-tie-dye. Tulad ng kulang ako sa materyales, hindi sapat yung mga kulay ko, mga dyes, at iba pa. Sumali ako sa grupo ng International Tie-Dye Artist. Doon nagsimula ako magtanong-tanong kung ano bang proseso at mga gamit sa pagkukulay. Agad naman nilang sinabi yun kasi for sharing naman yung mga gamit. Mga techniques, kailangan matuto ka. Walang palpak sa mga tie-dyes, pangit man o ano. Lahat na appreciate nila. Doon, nakahanap ako ng inspirasyon. Naghanap ako ng mga materyales sa tie-dyes sa internet. Doon, nasaksihan ko yung mga talento ko sa pagta-tie-dye. Kulay lang ako ng kulay. Daming nakaka-appreciate ng mga obra ko. Doon naisipan kong mag-negosyo. Sa kabutihang palad naman ay naging masasaya naman ang mga customer ko. Satisfied naman sila sa mga gawa ko. Ang pangalan ng business ko ay Robertson Tie-Dyes. Kinuha ko to sa album ng The Beatles. Kasi yun ang pinaka-paborito kong album sa The Beatles. Music yung inspiration ko kasi yun ang nagbukas ng isip ko. Sa pagiging mahilig sa music, naiintindihan ko yung mga pinagdaanan ng 60s, 70s, kung anong kabuhayan nila doon. Doon ko nasaksihan yung pagiging peaceful nila, pagiging talentado nila sa paggawa ng tie-dye. Habang nagkukulay ako, nandyan lagi ang music. Nandiyan ang good vibrations ng sinasabi nila. Yun ang naranasan ko pag walang music. Parang palpak lahat ng mga obra ko. Kailangan lang kasi talaga sa pagkukulay, pasensya, at saka pagmamahal, at saka kailangan maging masaya ka sa ginagawa mo. Ang takbo ng business ko ngayon ay nakadepende ako sa mga customers. Pwede akong gumawa ng sariling design, pipili lang sila, o kaya custom job. Pwede silang pumili sa mga sample designs ko. Ang isa lang masasabi ko, pag gumagawa ka ng tie-dye, lahat ng resulta, unique, kakaiba, hindi mauulit. Dito sa Pilipinas, tatlo kaming tie-dye artist. May kanya-kanya kaming design. Alam ko lahat ng tie-dye kakaiba, pero mas gusto ko pang mas kakaiba sa iba yung mga obra ko. Ang specialty ko sa pagta-tie-dye, yung design na tie-dye, mandala, at saka mga spiral, rainbows, mga ganun. Doon ko nakik-express yung mga experience ko, yung mga resulta ng pagta-tie-dye ko. Kung mapapansin nyo, psychedelic ang dating ng mga damit ko, yung mga obra ko. Pangarap ko sa future ay magkaroon ng isang gallery exhibit para ma-appreciate lahat at mapansin naman ng mga obra ko. Makapagbigay din ng inspirasyon kasi ang tie-dye para din buhay yan. Kailangan mo ng inspirasyon, kailangan mo ng pasensya, pagsisika, pagmamahal para gumanda ang mga obra. We'll be right back.